Ito ang mensahe na lumabas sa website ng Department of Science and Technology kahapon. Nahack ang DOST system at ang iniwan ng hacker ay mensahe laban sa political dynasties, mga tiwaling politiko at pagtutol nito sa charter change. Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology ang insidente at sinabing aabot sa 2 terabytes ng data ang nawawala at hindi pa ma-recover sa ngayon. We detected the attack since yesterday naman po. And in fairness to DOST, they reached out to the ICT to ask for our assistance. We can confirm it's around 2 terabytes po. Unang sinabi ng cyber advocacy group na Deep Web Connect na aabot sa 25 terabytes ang nawalang data. Bagamat mas mababa ang data na nakompromiso, ang 2 terabytes na ito ay matuturing na isa sa pinakamalaking data hack sa bansa ayon sa DICT. DOST is a repository of many datas. We still have to confirm if there are private datas that were gathered, especially yung mga profiles, personal profiles. Ayon sa isang cybersecurity analyst, malaking dagok ito sa operasyon ng ahensya kung walang backup file. Delikado rin kung kasama, pati ang personal information ng mga empleyado, mga scientists, at maging mga datos ng mga pag-aaral ng ahensya. It could be one of the biggest, if not the biggest. Yung alleged na leak sa PhilHealth is 600 gig. So it's more than 25 times bigger than that, no? But again, it could be many things. Could be videos, kaya masyang malaki. Inaalam pa ng DICT kung sino ang may pakana nito. Hindi tulad ng hacker sa PhilHealth na mga dayuhan, posibleng mga Pilipino ang hacker ng DOST dahil na rin sa iniwang mensahe tungkol sa politika. An advocacy of sorts. Some may call it a challenge to the government, a destabilization. But the real purpose is we have to determine that. We have to determine the group which we already have suspicions of. Possibly politically connected kasi meron silang mga messages na linalagay doon. It's parang hacktivism of some sort. Nakikipagtulungan na ang DICT sa DOST para ma-recover ang mga nawalang files. May paalala naman ang mga eksperto sa mga ahensya ng pamahalaan at pati mga pribadong kumpanya para maiwasang mabiktima ng hacking. Rotation of your passwords is important. Yung tinatawag nating multiple identities dapat ang gamit mo. Lalo na if you have government access, you have, let's say, online banking, e-wallets, and then social media. Maging mapanuri, maging maingat sa ating mga sistema na ginagamit natin sa ating pamahalaan. Again, we invite you to regularly check up and maintain your systems. Ask DICT's help. Wala pang pahayag ang DOST sa insidente. Samantala, inanunsyo ng Philippine Coast Guard na na-recover na nila ang kanilang Facebook page matapos ma-hack. Paigtingin na rin nila ang kanilang cybersecurity measures laban sa hacking. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.